Sa nalalapit na 150th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio, muling nagpapaalala ang National Historical Commission of the Philippines sa tamang pag-iingat at paggalang sa mga estatwa ng Supremo ng Katipunan. Ang ilan sa mga ito, kinikilala pang National Shrines ng Pilipinas. May report si Micaela Papa. 29 años. Ang Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio ang tinitingalang isa sa mga pinakamagiting na leader ng revolusyon laban sa mga Kastila. Pero ang mataas na pagtingin sa kanyang kabayanihan, tila hindi mo mararamdaman kung titingnan ang lagay ng mga monumento at marker na dapat sana'y nagbibigay pugay sa kanya. Sa dami ng mga tiyangging nagkalat, alam pa ba ng mga tao na dito mismo sa Tutuban, nakatayo ang estatwang tanda ng lugar ng kapanganakan ng Supremo? Alam nyo rin bang di kalayuan pa rin sa CM Recto sa Divisoria? Nariyan din ang Dambana ng Katipunan na nagmamarka ng lugar kung saan itinatag ang kataas-taasang kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan noong July 7, 1892. Ngunit ang kahalagahan ng puok na ito tila di na mababatid sa dami ng putik, kalat at vendor na nakapaligid sa mismong shrine. Ayon sa isang historian, nakalulungkot na ang mismong masa pa ang tila walang pakialam sa mga shrine ng bayani ng uring manggagawa. Kaya naman sa Polytechnic University of the Philippines, Manila, isang exhibit ang inilunsad upang mapakilalang muli sa mga Pilipino ang kadakilaan ni Andres Bonifacio. Unang-una, mayorian ng mga Pilipino ay tunay na nakaka-identify sa kanya, no, bilang kabahagi nila. Itong shrine na to, yung makikita natin sa museo, ay buhay na patotoo na talagang yung mga sinasabi sa kasaysayan ay tunay na nangyari. So, mahalagang maging inspirasyon. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, matagal nang sinimulang ayusin ang mga dambana ng Supremo bilang paghahanda sa kanyang 150th birth anniversary. Nariyan din ang Presidential Decree 105 na nagsasabing banal ang mga national shrine at ipinagbabawal ang anumang pambabastos tulad ng paghuhukay, pag-deface o pag-iingay sa paligid ng shrine. Ang sinumang lumabag, maaring makulong ng di bababa sa 10 taon o pagmultahin ng halagang 10,000 piso. Ini-encourage po lahat ng LGUs to conduct similar activities na ginagawa po natin. Kung kaya po, para po sa akin, ang bawat isa, katungkulan po ng bawat isa na magsagawa ng mga ganitong programa, katungkulan po ng bawat isa na ingatan ang ating mga markers, ingatan ang mga monumento, ingatan ang lahat ng may kaugnayan sa ating kultura at kasaysayan. Sa lahat ng isinuko ng Supremo, kabilang ang kanyang buhay, para lang maibigay sa atin ang kalayaan, tila marapat lang na iregalo sa kanyang kaarawan ang tamang paggalang sa kanyang alaala. Micaela Papa, GMA News.